Hello mga kasining at taga-subaybay ng Drawing TV. Salamat Randy sa pag-imbita sa akin dito sa iyong channel. Nagsimula ako mag-drawing grade 1. Eh, dahil sa probinsya yun, mga dinodrawing ko mga palayan na may kalabaw, may bundok, mga dagat na may bangka. Pero pag nagdo-drawing ako, pinoproblema ko na din yung perspective kung paano palawaking i-drawing ng parang napakalawak ng palayan. Ganun din sa dagat. Tapos nung high school, yung comics, kakita ko nung yung liway, kahit yung elementary pa lang, may liwayway comics sa library. Pumupunta lang ako doon para tumingin ng liwayway magazine. Nung high school, sikat na yung mga pinarerentahang comics sa mga tindahan. Doon naman ako nahilig, mga drawing doon, mga Bikatan, Carl Comendador, yung mga ninja. Kaya nung high school, gumagawa na ako ng bond paper lang na comics, yung maliit, parang pocket comics. Okay, tapos gumupit ako ng address ng Gasi. Iisip ko gusto kong maging comics illustrator. Kaya nung pag-graduate ng high school, lumuwas ng Maynila, nagpasama ako na sa pinsan ko para hanapin yung Gasi. Kala ko naman doon, pagdating mo doon, mag-i-exam, tapos titingnan nila kung kaya mo mag-drawing. Hindi pala. Kailangan pag pumunta ka doon, may daladala ka ng sample ng drawing. Nakapasok nga ako ng Gasi, pero litratista muna. Habang nag-litratista, nakikita ko yung mga illustrator doon. Kita ko yung gamit nila, yung brush, yung ink. Wala ko noon. Kaya ang ginawa ko, yung mga kinikita ko doon sa paglilitratista, paunti-unti, pinambili ko nung brush, nung ink, para makagawa ko ng pang-sample. Tapos mga ilang buwan ng kagagawa ng sample, ayun, napagbigyan din. Nabigyan ako ng script. Universal Comics ang unang nagbigay sa akin, yung editor doon. Ganun nagsimula yung aking pagiging illustrator hanggang sa nag-college ako, nag-comics pa rin ako. Kaya lang, ang hirap, fine arts ang daming project. Dinadala ko yung comics dun sa school, dun ko ginagawa. Ang pangit, mabilisan . Hindi siguro nag-evolve, kailangan . Kasi sa comics, pagandahan ng style. Sa animation, hindi. Alam mo, pag animator ka. Hindi lang sa animator, lahat. Kailangan, nakasunod ka dun sa kung ano yung model. Kagaya ng ganito, model sheet ng Little Mermaid, ginawa namin sa Toon City. Kailangan lahat na drawing, kamukha ng karakter. Yun ang pinagkaiba sa comics at sa animation. Transition from traditional to digital. Ang nangyari, may kumuha sa aking studio para maging in-house na storyboard artist. Traditional pa rin gamit ko nun. Yung isang storyboard ni 11 minutes, pag dinrawing mo siya sa isang page ng storyboard na may tig-tatlong panel, aabutin ka ng 150 hanggang 200 pages isang 11 minutes na storyboard. Tapos doon sa studio, ang kasama ko doon mga plus animator,
pagka nagpapahinga sila, nakikiupo ko sa mga computer nila, tapos nagpapaturo ako paano humawak ng pentap. Ganito. Pero gamit, ang ginagamit pa doon, yung ganito yung lumang version na ganito. Ganito yung luma nito. Yun, nagtsaga akong pag-aralan, pati yung mga program doon. Tapos, kasi pagka yung 200 plus na dinrobing mo pa sa papel, kailangan pa yung scan, ang tagal. Hindi kagaya nung direkta ka magdodrawing sa computer. Pwede mo na agad ipasa para makita na agad ng director, machekan. Kaysa yung i-scan pa. Kaya nung natuto na ako gumamit nito, nawala na yung trabaho ng scanner. Nawala na yung trabaho ng layout. Dito, sa storyboard na ganito, pati audio, pati yung dialogue, ako na naglalagay. Yun ang epekto naman ng digital. Marami din nawala ng trabaho. Nabawasan ba? Nabawasan yung dami nung gagawa. Nagsimula ako mag-freelance nung natapos na yung kumuha nga sa aking studio na mag-storyboard. Nung nandun ako, nakabili ko ng laptop tsaka yung second hand na ganito. Tapos nasa bahay na lang. Yung mga naging director ko sa iba-ibang studio, nakakakuha sila ng trabaho sa iba-ibang studio din. Sa India, sa US. Doon nagsimula, pinapasahan nila ako ng trabaho. Hanggang ngayon, gumagawa pa rin ako sa India. Ito, India to eh. Sa India tong storyboard na to. Tapos doon na, nagsimula. Parang na kwento-kwento na rin sa iba-ibang mga studio. Tapos yung iba kong mga naging director, marami kong ginawa na director eh. Sila yung kumukuha ng trabaho, pinapasa nila sa akin. Gawa lang naman ako ng gawa, basta masaya. Dito naman sa e-books ng Disney, tsaka storyboard, ganun din. May director din na kumontak sa akin. Hindi ko naman alam na Disney nga yun eh. Mga isang taon na siguro nakalipas nung gumagawa ko. Tapos, nadaanan ko sa isang mall ito. Nakita ko tong karakter. Ito yung ginagawa ko ha. Kaya ako lang nalaman na Disney Junior pala yung mga ginagawa ko. Kasi pag tumatanggap ng trabaho, merong ano yan eh. May pinapipirma na non-disclosure agreement. Kaya hindi na rin naman ako nagtatanong kung para saan. Tsaka to, lumabas siya sa Channel 5. Nakita ko yung may TV series sila doon. Doon ko nalaman. Taon na ang nakalipas ng simula nung ginawa ko. Hanggang ngayon, gumagawa pa rin ako dyan. Hindi ko naman alam kung nakikredit ba pangalan niya, nababanggit ba pangalan ko, hindi naman tinatanong. Katatapos ko nga rin lang ng ano nito eh, tatlong e-book. Masasabi ko sa mga gustong maging digital artist din, no? Bukod sa practice kayo ng practice ng pag-drawing, tapos gusto nyo mag-digital, kailangan yung drawing nyo sa traditional, kaya nyo din gawin sa computer. Pero kailangan nyo mag-invest sa gamit para mahirap yung nanghihiram eh. Mas maganda yung sarili nyo rin. Pero kung may nahihiraman, di, mas maganda. Tapos yung aralin yung mga kailangang program. Hindi lang yun. Pag inaral yung program, pag nagkasira, dapat alam nyo rin kung paano ayusin. Para hindi ka na, kung nakakuha ka kasi ng trabaho, tapos deadline, eh, kailangan
magawa mo na agad. Ikaw na rin yung gagawa. Hanapin mo na lang yung kung ano ba yung problema. O kaya, meron kang backup. Sa akin, ito, andito lang siya sa bahay. Kung sakaling mawala ng kuryente, o kaya nangyari, kagaya nung sumabog yung Bulkang Taal, mawala ng kuryente dito sa amin, kailangan ko munang lumipat sa ibang lugar kung saan may kuryente. Dadalhin ko lang yung ito ko, tsaka yung laptop, pero na kung laptop, tuloy pa rin yung paggawa kasi may deadline eh. Isipin nyo lagi, kapag naka-deadline yan sa animation, merong ibang department na susunod pa sa inyo. Pag hindi mo nagawa yan, ay habol sa deadline, pati sila maapektuhan. Para yun ay magtagal ka rin dito sa business ng pag-freelance. Kailangan namimit mo lagi yung deadline. Maayos yung pinasa mong trabaho at namimit mo pa yung deadline. Sa ngayon, kung sa gumagawa ko ng e-books, itong storyboard, sumisingit din ako ng comics. Nalalabas ko online, kaya abangan nyo na lang. Salamat ulit sa imbitasyon, Randy.